libu-libong tao ang nawawala sa buong mundo taon-taon. Paano ba masasabing nawawala ang isang tao kung hindi alam ang kanyang lokasyon, katayuan, buhay man o patay at nagtatago? Maaring kusang nawala ang tao sa pamamagitan ng aksidente, krimen, kamatayan, pagdukot at pagkidnap. Sa Colombia na tinaguri ang kidnap capital dahil sa mga drug cartel at guerrilla group na gumagawa ng kidnapping upang mangikil ng pera sa mga biktima. Ayon sa kanilang talaan noong 2011, umabot sa 8,216 ang missing person at noong 2020, isang tao ang nawawala tuwing tatlong araw sa Colombia. Sa Nigeria, kilala bilang isang kidnapping hotspot. Sa unang kalahati ng 2021, 3,000 katao ang nawawala. At itong January 2022, may 571 katao ang nakidnap. Ang mataas na bilang ng mga nawawalang tao ay nauugnay sa mga gawain ng banditry. Ang mga militante at bandido ay kumikidnap ng mga tao para sa ransom. Ang mga kulto at ritual killer sa kanluran at silangang bahagi ng Nigeria na kumikidnap din ng mga tao para sa iba pang dahilan. Sa India, ayon sa data ng National Crime Records Bureau nila, ang missing person kada araw ay umaabot ng 2,130 at sa bawat buwan na may 64,851 ang nawawala. Sa West Bengal, Delhi, Tamil Nadu, Maharashtra, Madhya Pradesh at lalawigan ng Rajasthan ang may pinakamataas na bilang ng mga nawawalang tao. Sa Mexico, ayon sa Mexico's National Register, mahigit 100,000 katao ang naiulat na nawawala sa nakalipas na 2 taon. Maraming nawawalang tao na halos ang biktima ay kalalakihan, na biktima ng karahasan na nauugnay sa organisadong krimen. Karamihan sa pagdukot na naganap ay hindi naiulat dahil ang mga biktima ay natatakot magsalita o magturo. Ang Amerika ang naiulat na may pinakamataas na mga nawawalang tao. Ayon sa National Crime Information Center, may 521,705 ang naiulat ang nawawala noong 2021. Ito ang lowest number missing person na naitala sa kasaysayan ng Amerika. Noong 1997, ang pinakamataas na bilang ng missing person sa Amerika na umabot ng 580,712. Grabe, konti na lang 1,000,000 na. Ang malaking porsyento dito ay kinabibilangan ng mga batang nawawala sa pamamagitan ng pagkidnap. Ayon sa Child Find of America, may 2,300 na bata ang nawawala araw-araw. Alam nyo ba na ang pagkawala ni Jovelyn Galieno ay isa lang sa 1,000,000 kasong missing person sa ating bansa? Maraming nawawala sa Pilipinas na hindi napapabalita. Tinatayang nasa 35,000 katao ang naiulat na nawawala bawat taon. Ito ay katumbas ng 1 tao na nawawala kada 15 minuto at ito ay may antas na 1.7 katao sa bawat 1,000 Pilipino. Hanggang sa muli, ito si Trip Searcher. See you sa next video natin and God bless us!